Welcome to Tira Paros Diary! Hi guys! Finally, we are back! Para bumawi, para kain. Kasi ano nga, nako, dahil namin pinagdadaanan these days. Kasi ano, nagka-COVID kami. Kaya, ano muna kami, break muna sa pagbablog. But eto, okay na kami. Nakauwi na si Tata! Yay! Thank you, Lord! Magaling na si Tatay, magaling na si Nani, si Ate Kay. Pwede na kami mag-hug each other. Kaso dahil ito yung pagbabalik namin sa aming mukbang. Share namin sa inyo yung favorite namin kainan pre-pandemic. Yes. Sa Trinoma kasi, ka-level ng time zone, talaga ng time zone, pangalawang bahay namin yan. Ka-level ng time zone, itong Bigoli. Yes, so, dito talaga kami kumakain bago kami mag-time zone. So, mauuna muna to kasi pag inuna namin time zone, sarado na. Kaya dapat mauuna muna kumain bago kami mag-time zone. So, share ko lang ano yung in-order namin. Sa Bigoli kasi, pwede kayong gumawa ng sarili nyong meal. So, kayo yung mamimili kung anong gusto nyo. So, kami ang in-order namin. Yan, pasta. Pasta and chicken. Chicken with stromboli. Ito yung stromboli, nasama na din sa may two-piece chicken. Ito yun. Tapos, pasta and pizza. Yan. Ito yung Alfredo. Ayan. Tapos, kasama niya pizza. And also, two-piece garlic parmesan chicken. Yan yun. With rice. Yan yung rice nila. Ayan. And then, breadsticks. may hiwalay kami order ng breadsticks. 6 pieces lang yung ano, yung hiwalay namin in order, pero the rest kasi may kasama talaga. And also pag doon kayo kumain sa Bigoli, unlimited ang breadsticks and iced tea nila. Pero dahil hindi tayo makakapag dine-in, so yan lang yung ano natin, pero carry na rin. So actually ang binigay nilang breadstick guys, 16 pieces. Pero pag nandun kami, siguro mga nakakatrend ng breadstick. Oo, lalo na si Ate Clay. Kaya namin naging favorite kainan yun eh. Yan ano niya talaga, favorite. So ano, pray na tayo. Sige. Si Ali magpipray pa. Louder ha. Kasi ano nito eh. Ito yung request talaga ni Ali, sabi niya paglabas ka ng hospital. Oo, siya talaga nag-request na. Sige, let's pray. Thank you Lord. Ano, magaling na po a few moments later. Kami hindi sa swimming. Tagal nga yan. Oh, sige na, kain na tayo. Sabi mo, thank you Lord. Pero pag mag-vlog tayo, kababa. Sige na, kain na tayo. Favorite. Ang sarap po, guys. Mainit pa rin pagka-deliver nila. Oo nga. So, kahit ito, favorite ko talaga ito. Stromboli. Harap. Kasi pag ito, sinerve doon, di ba yung galing pa sa oven natin kay Ali, no? Mas ang sarap, di ba? Yeah. Mm. Dahil tatlo lang yung iced tea, buti may sarili akong ano. Healthy. Kunyari, healthy pero may RC kami. Tsaka royal sa rin. Grabe na, miss ko rin itong mga food na to guys. Kasi yung nasa hospital ako, yung food ko, ano eh. Pang may sakit, yung matabang. Konting serving. Anong masishare nyo sa kanila dun sa ano, time na nagka-COVID tayo? Ano nani? I don't know nani, pero hindi ko alam kung bakit tatay na sa ospital kasi hindi siya pwede umuwi. Yung kinakabahan na mamatay si tatay kahit dito. Patay agad. Earn agad. Naka-earn na mag-uwi. Siyempre, natural naman makapatakot.
Kasi syempre may COVID. Mm-hmm. Pero ibig lang sabihin, no, love mo talaga si tatay. Mm-hmm. Kasi nag-aalala ka kahit ano yung frenemy yung laro mo na yun. Hindi daw, Ali. Sige nga. Ano naramdaman mo na sa ospital si tatay? Parang tinabi na Ate Clay. Natakot kayo? Yep. Si Ali, guys, umiyak nung dumating si tatay dito. Nag-pray kami. Pero sa totoo, nung nasa ospital si tatay, parang normal lang naman yung buhay nilang dalawa. Tapos? Hindi kaya. Nakuwentuhan ko pa si nanay. Sabi ni nanay, kinausap ko yung dalawa kasi nakalaki yung pusa namin. Sabi niya, no, ano, ibebenta na natin yung mga puting kasi pambayad natin sa hospital kay tatay. Sabi nila, hulo, ibebenta na yung mga puting. Ipambayad niya sa hospital kay tatay. Ano, mamili kayo. Pambayad sa hospital ay yung mga puting o si tatay? Ang sagot niya, tatay! Yung puting daw. Sabi nila, syempre, yung puting. Importante yung mga kuting o si tatay? Tati! Ibenta na natin yung kuting. Ito yung naka-uwi na si tati eh. Pinagpagpunta sa kuting. Tapos, i-share nyo sa kanila yung ano? First time nyo ma-experience ma-swab. Anong feeling nung nasa swab? Naku, takot niya lang una eh. Ano nanay, nung dumating sa swab yung ano, okay lang ako yung habalag-uwi tayo. Dalang kala ko kasi pwede sa mouth, kaya chill lang ako. Pero pagdating doon yung sabi niyo sa nose, kinakabahan ako. Pero sabi niyo, okay lang din ako mag-head. Tapos tinatch niyo ako, okay lang na naman. Ikaw, Ali. Tapos nanay, si Ali yung may batang mamiyak na schedule yung paswab. Eto, nakibully rin. Nakisama sa pang-asar. Asar mo? Hindi mo siya inaasar. Senior up yata ni Ali. Oh, Lali, ano experience mo nung naswab ka? Ano, masakit ba? Parang ano, yung naswab ako, hindi ako parang nalulunod ako. Parang nalulunod ako. Parang yung naswab ako sa nose, yung pininch yata yung pimple ko nun, or yung parang yung feeling lang nanay nun, yung parang yung may kulang ang restock sa hair sa nose niya, tapos ginawa. Yung experience ba nanay yun, masakit ko ng konti, pero hindi. Pero yung parang... Kaya naman, parang tolerable. Tip ko dyan, pag kailangan iswab yung bata, bago kayo magpunta dun sa... kung saan kayo magpapaswab, kausapin nyo na yung bata, di ba? Ganun yung ginawa ko sa inyo. Yung problema kasi nanay sa lola, yung mas dinadown na yung ano niya. Yung apo. Yung apo niya. Alam ko lang yun, si Shady yata. Hindi naman lang nanay sinasabi yung di naman mag-art or anything. Yung naninigaw pa siya. Sinabi ko naman dun sa ngayon, yung first try ko yun, parang scared ko, pero kailangan niya lang i-try. Yes. Ang masasabi niyo sa buong experience natin na nagka-COVID tayo, na ospital si tatay, may natutunan ba kayo? Ikaw muna, Ate Clay. Ang si tatay, nung in-ospital siya, tapos ano, may COVID. Si Ali, may COVID. Si tatay, in-ospital, ano, dapat ano, wag ka lang mag-worry dahil ano, si Gad hindi naman papatay lang si tatay lang talaga. Papatay lang talaga lang. Grabe. Hindi pa bababayaan ni Lord si tatay. Ayan. O ikaw, Ali, sa experience natin ha, hindi yung sa kumain ng bat. Sa experience natin, ano, may natutunan ka ba o wala? Huwag nyo lang yung sabihin na ano, super outie kapag hindi nyo pa na-try. Ako gusto ko lang sabihin na dun sa experience namin na yun, hindi talaga kami pinabayaan ni Lord. Di ba, Ate Clay? Nung araw na ubusan tayo ng bigas? Yeah!
Yeah. Yung kasi si Ate Clay na yung taga-saing namin dito. So sabi niya, Nanay, gusto yung bigas. Sabi ko, sige, buhos mo na yan. Sabi mo na. Tapos chinek namin ni Ate Clay, yung capacity nung lalagyan namin ng bigas, 10 kilos. Yeah. Tapos nung day na yun, nung gabi, dumating dito yung sila. Yung barangay, binigyan tayo ng dalawang pack ng 5 kilograms ng bigas. Saktong-sakto doon sa bigasan, tapos mantika, di ba? Yung mga sabon, shampoo. Nakakaiyak talaga. Sobrang bait ni Lord, no? Kaya nung nag-pray kami, nung umuwi si tatay, umiyak si Ali. Eto, comedian to eh, pero emotional din to eh. Hindi na nasa hospital ka talaga, guys. Ano, iba yung lungkot. Malulungkot ka kasi mag-isa ka lang kahit may mga nurses o doktor na nadalaw sa'yo. Tapos yung pakiramdam mo hindi pumubuti. Kung hindi ka mag-iisip ng positive, talagang siguro mag-deteriorate yung ano mo, condition mo. Kaya kailangan ano ka talaga. Kailangan mo lumaban. Kaya nga naisip ko tuloy yung mga OFW. Yun, ako nga, parang first time lang naman nating magkahiwala ng ano. Kailang katagal. Kasi hindi, parang wala tayong ganun eh, na magkakahiwalay, araw-araw naman umuwi. Meron lang tayo nahiwalay tayo sa dalawa na to, nung nag-couples getaway lang tayo. Isang araw lang, di ba? Talaga ngayon lang. Ngayon lang kami nagkaroon ng kahaba na hindi magkasama. Guys, nung wala si tatay, iba-iba talaga. Dahil pag wala si tatay, walang bakla tsaka corny. Grabe siya. Grabe pa yun. Gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng nag-pray sa amin. Yes. Thank you so much. And dun sa mga nagme-message, nabigay ng encouragement, even sa financial support ng ibang nagpadala sa amin. Thank you talaga. And we pray na i-bless kayo ni Lord at ibalik sa inyo ni God yung kabutihan na pinakita nyo sa pamilya namin. Yes. Salamat talaga sa lahat ng tumulong, ng gusta, nag-pray, as in, sobrang laking help nun sa amin. Siyempre, sa nag-alaga na rin sa mga frontliners. Yes! Thank you so much sa mga sacrifices. Thank you sa mga doctors and nurses. God bless you po. Yes. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at salamat sa pakikipagkwentuhan sa amin. Yes. Sana kahit papano may natutunan kayo doon sa experience namin. And, Panoorin nyo yung mga vlogs namin sa isa naming channel, sa Nanay Karen and Tatay Chester's Vlog. Thank you! Please subscribe! Bye-bye! Mag-along kami next time. Bye-bye!